At siyempre, magandang hapon sa aking very young na co-host, Mr. Paul Rigor. Welcome sa aking ikatatlumput-apat or 34th episode ng The Filipino Sustainable Development Goals Action Hour or the SDG Action Hour. Ito yung ating lingguhang kumustahan para sa maganda, maayos, mabuti at makabulhang kinabukasan. Isang oras ng hitik na talakayan ng mga usapin na namang napapanahon. Salamat po, Ma'am Dada. Good afternoon din po. At sa hapong ito, we are honored to have with us a very special guest, well, a set of very special guests, para i-discuss another exciting and interesting topic na may pamagat na Hope for the Vulnerable. Aba, napapanahon talaga yung topic na yan, Paul, because if you talk about vulnerable groups, yan yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Yes po, tama po Ma'am Dada. And for this afternoon, mapakikinggan po natin ang mga espesyal na panoohin sa pagbabahagi ng mga interventions na kanilang naisip para makatulong sa mga kapatid natin na mas nangangailangan. Ayan, ako, napakaganda ng kanilang adhikain, ano? Talaga naman, as usual, tuwing Biyernes naman talagang ang ating mga topic ay lahat special na inahatid natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ang ating pong mga panoohin ay mga miyembro ng Ahon sa Hirap Inc. or ASHI na tinatawag. Ang mga detalye po ng tungkol sa kanilang organisasyon ay ipapaliwanag sa atin mamaya ng ating mga piling panauhin. Uunahin ko na po na ipakilala ang presidente ng Ahon sa Hirap o Inc. o ng ASHI. Let us all welcome Miss Mercedes R. Abad. Ayan. Ayan si Ma'am. Kaway-kaway Ayan. lang. Okay. Yes, kasama Yes. din po natin ang mga miyembro ng ASHI at the same time ay nagsisilbing isang general merchandise dealer. I-welcome po natin si Mrs. Jocelyn Acosta. Ayan, Ayan nandiyan na na rin ba po si si Ma'am. Miss Yes Acosta? po. Ayan, kaway-kaway lang, ma'am. Ayan, magandang hapon po. And also, narito Good rin afternoon po. po. Yes, At good yes po. afternoon. Sige, Narito rin po at Paul. paunlakan tayo ng isa sa mga member ng ASHI. Siya po ay kakanin vendor. Nako, mahilig po ako dito, lalo na sa Bico, Puto at Espason. Wow. Welcome po kay Mrs. Levy Oribiana. Ayan, welcome Miss Levy Muna ako. Oribiana. Natawag na ako. Gusto Ayan. muna ako. Okay. Diba sinabi niya na? At kung mahilig ka sa kakanin, Paul, nako, ako naman mahilig talagang magpapak ng mani. Kaya excited akong marinig mamaya yung ating huling panauhin sa hapong ito, yung Pinoy Products Wholesaler. Ayan, alam nyo ba yung mani, nilalagyan ko ng pasas at ng mga kung iba. At ako, ang sarap niyan. Okay, ang Pinoy Products Wholesaler natin, please welcome Mrs. Mary Grace Luping. Ayan, palapakan po natin lahat ng ating mga guests for this Hello po. afternoon. Magandang Ayan. hapon po. Magandang hapon po. Ayan, Ma'am Percy. Naku, eh, mukhang maganda talaga itong ating pag-uusapan. So, bakit hindi nyo na po simulan? Ako, maraming salamat for your invitation. Magandang hapon. Mayong hapon sa tanan. No? And I'm going to tell you about microfinance. Kasi ang ASHI ay microfinance actually. Oo. Ngayon, the microfinance method, which we adapted from Dr. Muhammad Yunus, no, belies the perception that the poor hardly know how to pay debts. ASHI owes its inception to Dr. Octavio Generoso, then a young UPLB professor who received the grant. And this grant, he used to visit Professor Yunus at Chittagong University in Bangladesh. At that time, Professor Yunus was already gaining popularity for his microfinance program among the very poor of Bangladesh. Learning the methodology from Professor Yunus, Dr. Generoso piloted it in Los Baños. Found out that Grameen Microfinance provides marginalized women direct access to non-collateralized loans to augment their income and improve quality of life without going through rigid requirements of traditional lending institutions like banks. So 35 years after, ASHI now attends to more than 125,000 members or 125,000 families. We call them nanays.
across 10 provinces in Calabarzon and Panay Island. Dagdag namin ang Panayo. You might ask, why women? Bakit po mga babae? E paano? They're the financial managers of the home and hardly ever give up on their children who are the future of our country. Moreover, if the goals of economic development include improved standard of living, reduction in inequality, and respect for human rights, women should be the primary target in our society. ASHI does not discriminate against race, ethnicity, or religion. It is able to mainstream indigenous people, so we have the Magats and Mangyans among our members. The ASHI vision is to provide a holistic approach for human and environmental development through microfinance. This means membership in ASHI is not just about getting a loan. It also offers educational and transforming possibilities. ASHI, in fact, does its best to develop all the potentialities of its members. At the start, we tried to bring more positivity to her world by showing her that, one, she is free to make an informed choice, two, she is listened to and get made to involve in the decisions, and three, she is treated with respect, and four, she has control over her financial life. We need to affirm their sense of dignity, increase their income, reduce exposure to usurious moneylenders, promote responsible parenthood, and develop a sense of country, among many other things. Thus, economic poverty is not the only thing we are battling with. We also have to free them from social and spiritual poverty. So, what do the lives of these people tell us? It has made us realize that poverty is the absence of opportunities. So the poor do not have the opportunities, they have an innate survival skill. They actually have basic intelligence to see that what is good for them? Imagine, given their abject situation, they still have their wits and are very alive, very much alive. You can hear a lot of laughter in squatter areas. All the poor need is a helping hand to encourage and guide them. Simply put, ASHI demonstrates the transformative value of reaching out. Now let me give you a rundown on our operations. How do we target our members? We just go around the barangay looking for potential members. They're actually easy to spot. Houses with light or impermanent building materials, sometimes no flooring. So in concrete terms, they would be families with a daily income of 160 pesos or less. Can you live with 160 pesos per day these days? Well, then we invite these potential targets to a meeting where we tell them about ASHI and get to know them better. We weed out those who already are members of other microfinance to avoid over indebtedness. That's always a problem. We found 12 other memberships that applicants make to choose, staying with ASHI or with the other MFI. And so, clearance is required from the other MFI. She should choose ASHI. With the aid of technology, the microfinance industry has put up an information and data sharing credit bureau called MIDAS, where one can easily check whether the applicant is already a member of another MFI.
First meetings are very important for motivating and making them shake off defeatists' mindsets. For the longest time, they have been made to believe, and eventually themselves believe, that they will forever remain poor. The biggest challenge then is to shatter these oppressive mindsets and make them discover their God-given rights and endowments. During these meetings, we go out of our way to know and motivate the family because experience has taught us that a supportive husband and family are one of the key factors of a nanay's success. In one of these sessions, we ask them to group themselves into five so that they would seek like-minded applicants who they feel they could be comfortable with. The psychological benefit of group membership is immense. For one, it expands their concept of family and offers them a group to trust. Eventually, responsible behaviors develop within the group. It is the group as a whole that approves the loan of every member. Thereby, each member would feel morally responsible for every member's loan. When any member of the group gets into trouble, the group normally helps out. Thus, they learn how to help each other, keep in line with the objectives of the ASHI program. Then we make them draw their dreams. We make them dream. We can encourage them to be bold and not to limit their dreams. After all, it does not cost anything to dream big. The more popular dreams are about owning a nice home, sending the children to school, having enough funds, and having enough to eat. We educate prospective clients about my ASHI membership, the products and services, the costs and benefits for them, their responsibilities and accountabilities. They are shown the loan contract, which shows the amount of weekly amortization payments, including interest, fees, deductions, processing fee, loan redemption fund, and term of loan. Everything has to be transparent and understood by the applicant, some of whom neither read nor write. To assure them that ASHI will always be there for them. The rules of engagement for those who are accepted are simple. They are to meet with other members once a week at an appointed time and place. At the start, they meet under the trees or in somebody's house. As a group solidifies, they build a center. It's like a shack for them. As a member of ASH, and then make them pledge. Roger, may I have that as a man, ASH member, it's my duty to improve the quality of life? Roger? Can you flash? Okay, Josh, can you flash now the screen? Yes. The screen. Yeah. We make them commit to these duties, no? That they're really serious to improve their quality of life and with dignity ensure the future of their children. Then, of course, we encourage them to be compassionate with others and also care for the environment. We make concrete, we make them swear that they will make concrete in their actions their intrinsic worth so that they will succeed in all their undertakings. And of course, we teach them how to pray. In these weekly meetings, the monetary transactions are conducted. Part of the agenda is for the development officer who's in charge of the center to provide education in small doses.
Startup loan is only 10,000 pesos or less, depending on the amount the applicant is comfortable with. She also chooses the term of the loan, which can be up to 2 years. Weekly payments are designed so that members should be able to handle the payments without sacrificing their basic quality of life. So you will be surprised how getting the first loan overwhelms some of them. To most, it is a milestone in her life. Nobody in the past has ever trusted her with such a big amount. Many would even cry in disbelief that an institution has trusted her with 5,000 pesos. Nanay gets her first loan through a bank, ATM, but in areas where the bank is too remote, through Palawan or Cebuana. Nanay now brandishes her ATM card to her neighbors to show that she is now digital. By the way, it's 36%. Only 36% of the Philippines have banks. No, I mean, yeah, have banks. Do not delay in making new members experience soonest the freedom to decide where they're protect themselves, no? On how to proceed with her new life in ASHI. Eventually, we give her a seminar to learn how to run a small business. Most of the nanays start with small businesses, about 40%. They buy and sell whatever they can lay their hands on, like fresh or dried fish, fruits and vegetables, or open a small sari-sari store. Others go into production, like making bamboo sala sets, cook merienda items, make slippers, bags, rugs, soap, candles, wheels, just making. Some go into farming, around 30%, no? Go into fishing, poultry, or swine raising. And some, about 10%, provide service, like massage, haircut and dye, and nail polish. At the weekly center meeting, small doses of education cover mundane matters like hygiene, sanitation, recipes, health tips, as well as weighty topics like credit discipline, financial debt, client rights and protection, environment and climate change, gender education, which includes parenting, active nonviolence. And then on election year, we tried to teach them how to vote wisely, although I'm not so successful there. These weekly meetings also offer psychosocial benefits to nanas because they are a welcome break from their daily grind. It's an oasis where the nana can let go, air her problems to an understanding group, and in general, enjoy the company of her fellow nanas. Their favorite topic is their husbands. As one nana exclaimed, hindi lang pala tayo pang kusina, ano? It was actually her first time to dance. And so, in a few months, nana is now ready to embrace these decisions. No? Can we, Roger, can you please ano, show the decisions? Paul, ma'am. First, for the family, no? The 10 decisions that they have to commit to. They will plan the number of their children according to their capacity to raise them. Not to have 13 children also. We shall learn to save diligently. Savings is also taught to them. Then they will care for their health and maintain the well-being of their children. Then we will send our children to school and secure their future. We shall maintain order in our dwelling place and ensure the whole family's safety. We teach them these things. And then for others, we shall be compassionate to others and support anyone in need to the best of our capacity. And of course, we teach them about the environment. No? We shall plant and grow a variety of vegetables for the whole year round, eat more of it, and sell the surplus. And of course, we teach them about hygiene. We shall keep the toilet clean all the time. We
You shall drink only potable water. If none, you shall boil it before drinking. Then you shall leave the five foundations of an ASHI member: discipline, unity, industry, perseverance, and courage. So those are their anatta, no? By the fourth year of her membership at ASHI, the nanay is usually more financially stable. Through time, the good credit rating, she can loan a bigger amount for her needs, no? Actually, if you're there successful, they can borrow up to 300,000. Client protection is provided. All members are enjoyed in a microinsurance program, which provides life and non-life coverage. Husband and wife, as well as three children, are insured. This may be small sums to you. 7,000 for the life of the member, 35,000 for the husband, and 15,000 for each of three children. But these are enough to make a difference to them. No? The ASHI Code of Ethics requires that all clients will be treated with dignity and respect, even when they fail to meet their contractual commitments. Do not give up on anybody unless they give up on us. If she fails the first time, she's encouraged to try again through what we call a resiliency program to get her back to the highway. She's given another loan at much low interest. At ASHI, it's subject is forbidden to subject a borrower to abusive language or threats. It's forbidden to harass borrowers at their work, at their place of work, or worship, or at unreasonable times of the day or night. It's also forbidden to enter the borrower's dwelling forcibly and seize property. Client Deja is assured of privacy and security. They are not given to outside parties the permission. The proof of the pudding is that the method works. Repayment rate is 98% and par is below 5%. We collected 100 of these success stories in a book edited by Dr. Luna Cleto of UP. My favorite is about Nanay Angie, who when she started, lived in a hut that had only two walls. When she became an ASHI member, she opened a small store at home while her husband would carry a heavy load of household items on his back to peddle house to house. They were able to send their four children to college, three of whom are now working abroad and are doing very well. Eventually, they were able to build their dream house, according to Nanay Angie, with tiled floors. Anyway, I think I am still have more time. Dada, yes, do you have more time? Okay, 20 minutes. Yes, ma'am. Okay pa? Okay pa po, ma'am. You can continue po. And how then siguro, and then we'll give time also for our other guests na mag-share din po, ma'am. But you okay. Still have more time, ma'am. It's only 4:22. Okay. So thank you. For funding, I'm sorry. ASHI's work is supported by with the Bike Coalition building. We have several partners who support us. No? For funding, Land Bank, Union Bank, and OICO offer uncollateralized loans to us at lower than market interest. To improve the quality of life of the families, ASHI works with partners like Hybrid Social Solutions, which provides solar lighting and small solar appliances, which are a boon in rural areas where electricity is not available. Purit Waterproof Purifier provides clean drinking water. This has reduced diarrhea in households. Then water.org enables the supply of clean water and sanitations. You know that this is funded by Matt Damon and friends. Wow, we were all giggling when he came to visit. And then we have Ang Hortaleza Foundation.
Social ka, ma'am, ha? Oo nga, eh. Ba't di mo ako tinawag nun, ma'am? He didn't announce it. They just came. So, ang Hotelesa Foundation, a Filipino company, trains nanays to become beauticians and restaurateurs. Then Zonta, through Giselle, supports our programs for farmers, gives us financial literacy as lessons, and of course, lessons on the environment. And then Build Change, whose mission is to help build resilient communities, has made ASHI aware that the homes of our members are not only substandard, but are also often located in precarious locations. No wonder every time there is a typhoon, thousands of the homes of our members are damaged. For instance, after Category 3 Typhoon Tisoy, followed by Typhoon Ursula, more than 10,000 homes were damaged. Each time such disasters strike, many ASHI members start from scratch all over again. So very sad. Jollibee also provides assistance on farmer entrepreneurship programs and opened us to institutional markets. Our farmers now deliver to institutional markets. So they are not subject to middle class middle managers. I mean, you know, these people who get loans from them. Then you have medical practitioners who give services free to check on eye health and even operate on their cataracts. There are many other supporters we have, but we'll take time to name them. So our work in ASHI is just scratching the surface of the poverty problem. It's really a big challenge because there are 20 million needy households to work on. This actually represents a big potential that can boost the economy of a country. We can revive them. In conclusion, what shines through is a liberating thought that members of ASHI are now on the way to realize the seven fundamental freedoms defined in the Charter of United Nations. No? Number one, freedom to engage in a decent job that does not exploit them. Number two, free from want, able to provide for basic needs of the family and enjoy a standard of living. Three, freedom to develop and realize one's human potential. Number four, freedom of thought and speech. Number five, freedom to participate in decision-making and to form associations. Number six, freedom from fear of threats of personal security from violent acts. And number seven, freedom from injustice and violations of the rule of law. ASHI always supports them on these matters. So someday, if you should meet Professor Muhammad Yunus, the founder of the Grameen method that we're using, he is an exhilarating person. You know, he firmly believes that one day we can put poverty in a museum if we work together. That, of course, means that the war against poverty is a lifelong commitment for all of us. So thank you very much, and mga nanay, you might want to say a few things. Nanay Levi, Nanay Jocelyn. Go ahead po. Sige po. Si mga nanay, no? Nanay. O, sino po ang gustong maunang mag-share? Si Nanay Mary Grace? Yan. Ano ka ba? Sige po, Nanay Mary Grace. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Mary Grace Luping from Western Visayas, Antique. Ako po isa din member ng ASHI. Almost 26 years na po ako member ng ASHI.
Halos ang lahat na may limang ang akin business nga po pala, nagtitinda lang po ako ng mga nuts, peanut, manik, ang kasoy. Paborito ko lahat yan. Huwag niyo inilalang yan, man, Nanay Grace. Nako, yan po ay vitamin B17. Yes po. Masarap nga po talaga yung mani, tsaka yung kasoy. Tapos nagluluto din po ako ng mga bandi. Bandi na mani, tsaka bandi po ng kasoy, yung may asukal. Wow. Tapos po, may anak po akong limang mga puro babae po. Sa awa po ng Diyos, sa pagtutulong-tulong po namin. Nakatapos na po silang lahat sa pag-aaral. Ngayon, nung isang araw lang po, nakatapos po yung nag-graduate po yung isa ko pong anak. Wow! Ng BS Criminology, ang bunso ko po. Wow, congratulations po. Salamat po. Yun po lahat, pinagsikapan po namin ng mga anak ko kasi po yung asawa ko po, ang medyo nalulong po sa bisyo. Napabayaan na po nila kami mga anak, ang pamilya na, ya, lalo po yung mga anak ko. Kasi po ako po, hindi din po ako nakatapos ng pag-aaral. Ang natapusan ko lang po is third year high school lang po. Tapos, sabi ko po sa sarili ko, ibabawiin ko po sa anak ko, ipapag-aralin ko po yung anak ko kahit ano pong mangyari. Pagtutulungan po sana namin na mag-asawa. Kaya lang po yung asawa ko, hindi na po nakatulong dahil ganun nga po, nalulong na po sa bisyo, naging lasinggero po. Pero ako po, sa tulong po ng Ashi, kasi nandyan po yung ahon sa hirap po na nagpapahiram po sa mga mahihirap, lalo na po ang inuuna po nila talagang pahiramin yung mga mahihirap. Bali, sila po talaga ang una-una kasi nakahiram din po ako sa iba, kaya lang po iba, 5,000 pa nga lang po yung purse law. Ang dami-dami na pong tinatanong sa'yo, parang hindi ka napapahiramin. Pero sa Ashi po, nung nakapasok pa ako sa Ashi, 5,000 po, wala na pong maraming tanong. Lalo na pong nakita niyang mahirap po kami. Talagang pinahiram na po kami. Doon na po ako nag-umpisa. Nag-negosyo-negosyo na po ako. Hindi po ako umasa sa asawa ko. Talagang pinagsikapan po namin kasi po yung mga anak ko. Lalo na po nung nabagyuhan po kami ng prank. Tapos mani po yung mga yung tinitinda ko. Naubos po lahat ng bagyo. Tapos yung time na po talaga itong hirap-hirap na po namin kasi po yung tatlo ko pong anak, sunod-sunod po sila sa college. Yung isa po, fourth year college na, yung isa second year, ang third year, yung isa po third year. Di sabi ko po sa dalawang anak ko na sunod-sunod kasi high school po yung isa, na tumigil lang mo po muna sa pag-aaral yung dalawa, yung isa lang po muna ay para makagraduate po siya. Pero hindi po sila tumigil. Umiyak po yung third year at saka yung second year, gusto po na talaga nilang makatapos kasi nakikita po nila ang sitwasyon namin. Nahirap na hirap na po kami. Marami na po kaming utang para lang po makapag-aral sila. Tapos, walang tumutulong po sa amin. Lahat po ginawa namin. Lahat po ng mga scholar po dito sa amin. Nag-apply po kami. Nahihiya po akong humingi sa tao ng tulong. Nahihiya po ako. Pero that time po, wala po talaga akong hiya na lahat po in-applyan namin sa awa po ng Diyos. Dahil Diyos lang po talaga ang kakampi ko. Nakapasok naman po sila sa scholar. Salamat. Tapos magpatuloy po. Hanggang ngayon po, nakagraduate sila. Sa tulong po talaga. Kaya po yung... Mga mahihirap. Luma ng kagalakan yan. Kasi talaga namang tuwan-tuwa si Nanay Grace na talagang naitawid niya yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Yes, sige po, Nanay Grace. Kaya nga po nga, yung iba po sasabihin nila sa mga anak nila, mga papahintuin nila sa pag-aaral kasi po mahirap lang, wala pong gastos. Sa akin po, naranasan ko po lahat yun. Wala pong talagang hindi hadlang ang kahirapan po. Kung may pagsisikap ka at saka determinado ka po sa buhay, mapapatapos mo po sila, lalo na po magtutulong kayo ng anak mo. Mm-hmm. Walang imposible po. Kaya po nung nakatapos na po yung mga anak ko,
Ang nangyari po sa amin lahat, halos sa pagkain, naputulang kami ng kuryente, lahat as wala na po talaga. Pero kumapit lang po ako, tsaka nagsikap lang. At saka sa tulong ng that time po kato talagang walang-wala na. Sabi ko nga ang aking ashi po ipapareconstruct ko kasi para po mabawasan yung binabayaran ko. Pero nag-advise po yung staff namin ng ashi. Sabi niya, wag mong ipapareconstruct kasi po kung ipapareconstruct ko, mas hindi na po ako makakabangon. Kasi po marami na po akong utang. Pero basta daw po may hihiraman pa po, may... Ang sigihin ko lang po, mabayad po, kasi malapit na din po matapos. O that time po, nagdasal lang ako, sabi ko, tulungan ako, bigyan po ako ng lakas, na malampasan po ang lahat ng pagsubok po sa buhay ko. Hindi ko po napareconstruct, nagpatuloy po ako. Tapos, ang sa kasi sa ASHI po, mga 50 na po ako dun eh, mahihiram po, 50,000 na po. Pagtapos ko po noong mga February po, nakahiram po ako ng 50,000. Lahat po ng utang ko, nabayaran ko, may natira pa po sa akin, patuloy pa rin po ako, nagtinda ko pa konti-konti hanggang sa bumalik po sa normal. Hanggang ngayon po, nagpapasalamat po ako kasi wala pong bumitaw kahit po yung mga anak ko, kahit yung hirap na hirap na po kami, hindi po sila bumitaw na ipagpatuloy po yung mga pangarap po nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos, nagpapasalamat din po ako sa ahon sa hirap dahil nandyan po sila, hindi po sila nag-iisip na baka sabi, hindi po siya nag-iisip na baka hindi na kayang bayaran ng isang nanay ang ganong halaga kasi ganun na nga yung nakikita na nila na medyo mahirap na po. Hindi po sila nawawala ng pag-asa dahil po ang kami po na mga nanay hindi rin po nawawala ng pag-asa sa buhay. Nandyan po ang ASHI para umalalay din po sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami dahil lang nandyan po ang umaalalay sa amin ang nagpapasalamat ako una sa Diyos nga binigyan niya po ko ng lakas at saka ng mga anak ko at saka po sa ASHI. Ayan. Maraming salamat, Nanay Grace. Naku talagang, alam mo, nakaka-relate talaga ako dyan sa'yo. Muntik na rin akong maiyak kasi pinalaki din po ako ng nanay ko mag-isa, kami dalawa ng kapatid ko. Pero talagang tama kayo sa pagsisika po lahat. At saka yung trust, ano, yung trust na ibinigay sa inyo ng ASHI, talagang napakahalaga. Ayan, maraming salamat, Nanay Grace. Pakinggan naman kaya natin ngayon si Nanay Levy. Ayan. Si Nanay Levy ba? Si Nanay Levy nga yata yung nagtitinda ng kakanin po ba? Opo. Ayan, ako, paborito mo, Paul. Anong masasabi mo dyan, Paul? Paborito ni Paul ang kakanin eh. Sige po, Nanay Levy. Ako po si Nanay Levy Oribiana. Pumasok po ako sa ASHI 1997. Nag-start lang po ako sa 2000 na ibinili ko ng lambat noong araw kasi po ang mister ko ay manging isda. Tapos habang ako naman pinagtitinda ng balut. Nanay Levy, taga saan po kayo? Taga saan po kayo, Nanay Levy? Alayhayin Pililya Rizal po. Ah, nasa Pililya. Okay. Alayhayin Pililya Rizal. Si Nanay Grace, taga saan si Nanay Grace? Sorry, hindi ko na itanong kanina. O, so kayo taga Pililya. O, sige po. Apo po. Po Nag-Antigue si Nanay Grace. Antigue. Ah, nasa Antigue po siya ngayon? Oh, wow. O, sige po. Go ahead po. Tapos noong 2002 po, nag-usap kami ng Mr. Kasay ko. Nagko-construction kasi siya noon. Sabi ko tumigil siya sa pagko-construction kasi hindi kami makakapagpa-aral pag wala kaming daily income. Eh di ang nag-install ko po yung business ko na kakanin. Lumpia, okoy, turon, buchi, palitaw, pilipid, ganun, banana cube. Tapos yun, nagsimula na po kami sa ASHI na nung ka-high school na si mga anak ko, si Angeline, tapos si Andronel. Ano pa lang po noon, tapos elementary yung bunso ko. Eh, nung pong, nag-aaral siya ng college, yun po, nakatulong yung niloan ko sa ASHI ng educational loan, doon po nang galing lahat. Tapos, nang ako siya gagraduate na, medyo nagkasakit na ako. Sabi ko, parang hindi ko na kaya na, kasi nagkasakit ako ng malala, one month akong nahiga sa karamdaman. Eh,
Doon ako naiyak sa sabi ng anak ko, si Angeline, na, Nanay, ikaw pa akit sa akin sa States eh, gagraduate pa ako. Lumabang ka, sabi, ganun sa akin. Kasi sabi ko, parang hindi ko na kaya kasi talagang parang payat na ako. Sabi, ay, lumabang ka. Sabi ko, sige. Ano, basta ako'y tulungan mo rin kahit nag-aaral siya. Ang ginagawa niya nung araw, naglalabada siya, may bili lang niya ako ng gamot kasi natigil nga ako sa pagtitinda kasi nagkasakit na ako. Ayun, medyo nabuhayan ako ng loob na ako'y isimba ng mga kapatid ko. Medyo lumakas-lakas ako sa tulong ng Panginoon. E di, nagdiretso ulit ako sa pagtitinda ko. Nang medyo gumaling na nga ako. Tapos nung gumraduate si Angeline, ang sabi, naghahanap ng mga bagong ano yung aming DO. Yun na, ano ko yung kanya resume. Awa naman ng Panginoon, natanggap siya kaagad, dire-diretso. Tapos nagpatuloy na rin ako sa negosyo ko hanggang sa siya magtrabaho na rin sa ASHI, lahat ng loan ko, nagamit namin sa tamang paraan. Ngayon po, nakapundar na kami ng dalawang bahay ng isa, ipinaupahan namin. Tapos, yung huli ko po loan sa ASHI, naibili ko po ng tricycle. Bali, dalawa na po yung tricycle namin sa ngayon. Ilang po ang magandang naitulong sa akin ng ASHI, sa tulong din ng Panginoon, na binigyan ulit niya ako ng kalakasan ng katawan para ako makapaghanap po. Hanggang sa ngayon po, nagtitinda pa rin po ako ng kakanin. Ako, Paul, anong masasabi mo dyan, Paul? Ikaw mahilig kang kumain ng kakanin eh. Oo po. Eh, ayun nga po. Salamat po sa magandang story, Nanay Levy. Mabanggit nyo nga rin po na may mga times na halos sumuko tayo. Pero ayun, totoo nga po yung sinabi din ni Nanay Grace kanina na yung mga nanay hindi talaga nawawalan agad ng pag-asa yan. And kita-kita naman po natin na kung after natin lumaban, na nagtuloy-tuloy din naman po yung pag-aho natin sa buhay. And congratulations po sa bago, sa mga naging pagbabago po sa buhay natin. Ayan, Nanay Levy, ikaw ba may pwesto na ng yung kakanin o dinideliver mo ba lang yan o ano po ba? Kung may order po, nagdideliver, pero ako sanay po na maglako. Ah, nilalako niyo po hanggang ngayon? Okay, po. Aba, talaga siguro pero marami na kayo mga suki. Oo, lagi po ako inaantay ng mga suki ko araw-araw po. May mga deliver din po pagka may umorder, pag nag-post ka sa Facebook, pag nagluto ako ng bilo-bilo, pinupost ko. Ay, ano po ba mga lagi niyong niluluto? Bilo-bilo, once a week nagbibilo-bilo ako. Tapos everyday po yung mga kakanin, okoy, lumpia, turon, wow. Mananap yung ganun po. Tsaka palitaw ng Philippines. Parang ayaw ni Paul talaga lang yung lahat niyang tinitinda niyo. Apo, yung bilo-bilo pangalan ko, nako. Napagtapos ko na rin po yung mga anak ko ng pag-aaral sa pagtitinda ko ng kakanin. Bali, dalawa po yung nakapagtapos. Si Angeline po, tsaka yung bunso ko si Nelby. Bagamat hindi nakatapos ng pag-aaral yung panganay ko, undergraduate siya, eh masaya na rin po ako nangyari sa buhay ko na ako'y umabot ng ganitong ano estado. Nakapagpatayo kami ng bahay. Pero wala akong masabi, Nanay Levy, na ano, may tricycle, dalawang bahay because of ASHI talaga naman. Tsaka dalawa pong tricycle. Mamersi, parang gusto ko nang mag-membro dyan sa ASHI ha. Baka maging apat ang bahay ko. Anyway, congratulations, Nanay Levy. Isa po ay ano, pinauupahan po namin. Oh, tingnan mo. Nako, dyan po boarding sa Pilipinas. Ito po sa boarding house po dito sa Pilipinas. Okay. Congratulations po sa inyo. Marami pong salamat. At okay. Talaga naman, di ba, Paul, ano? Talagang tawag dito yung sharing. Eh, talaga namang makakabuhay ng loob. Ayan. Yung mga nawawalan ng pag-asa. Thank you, Nanay Levy. Pakinggan naman natin si Ma'am Jocelyn. Nanay Jocelyn. I-share mo naman sa amin ang ano, baka si Nanay Jocelyn, apat naman ang bahay eh. Sige nga, Nanay Jocelyn, go ahead. Magandang hapon po. Hindi naman po, bago po ang lahat, no, yung nag-share eh, nagpapasalamat ako sa kanila at ang ganda pala, ang ganda ng kanilang mga business. Ako po naman eh, iba ang aking business, hindi naman po pagkain. Nag-umpisa po ako talaga sa pagkain din na 2002 po ako na pasali diyan sa ASHI.
naka-release po ako dyan ng unang-una, eh, wala pa akong negosyo noon, eh, 3,000. Tanda-tanda ko po iyon. Ang akin tinda lang po noon ay palamig, ang mga merienda, nakagaya ng kay nanay. Pero hindi naman po yung masyadong maraming merienda, yung mga ano lang talaga pang school. Mga banana queue lang, ganun. Ngayon po, mayroon po sa akin nakapagyakag sa Avon. Na-invite po ako dyan sa Avon. Direct selling po yan. Mga cosmetics, mga lotion. Na una po, hindi pa ako nainganyo. Dahil, siyempre, una-una, wala naman ako. Iniisip ko, natatakot ako yung pagdating sa mga gayon. Natutok lang talaga ako sa mga merienda sa school. Sa school po ako dati, nagtinda-tinda. Nag-umpisa po ako doon. Tapos ang aking asawa naman po noon, ang time noon, eh, nagtitinda po kami ng sampagita. Siya po ay nagrarasyon sa Bikutan, Sukat. Diyan po siya nagrarasyon ng sampagita. Medyo maganda pa noon at konti pa ang nagtitinda noong panahon na iyon. Tapos ako po ay may 7 anak. Ang anak ko pong babae, 3 at 4 ay lalaki. Ngayon, yan po ang aming kinabuhay noon. Tapos nag-alaga din ako ng baboy. Nag-umpisa kami sa 800 lang ang puhunan sa baboy. Tapos nakabili rin ka. Dalawang biit po yun na nabili namin, babae at lalaki. Napadami po namin yun. Nagtulong kami ng asawa ko. Sa pagita siya, ako nagtitinda-tinda araw-araw. Hanggang sa napa-invite ako dyan sa Avon, nadagdagan po ang aking income. Kasi yan naman po eh, ano, dealer lang po ako noong time na yon. Hanggang sa naging isa akong sales leader, pero 2013 na po. Matagal din po ako naging dealer. Sa laki po nung nagiging benta ko, naging maganda po yung dating sa akin ng paghahanap po ng Avon. Nagbitaw na po ako doon sa mga kakanin kasi luto-luto po iyon. Diba po? Ako doon, nakatatayo, maghapon nakatayo, luto ako ng mga matatamis na yan, mga kamutikyo. Sa school po kasi, talagang mabenta rin po iyon. Doon ako nag-umpisa hanggang sa lumaki na rin yung ahon ko, yung aking nagsimula ko ng 3, naging 5. Ganun po yung noon po yun. Malaking pera na po yun noon. Malaki na po yung mabibili mo. Kasi ang isang bit-bit ng saging noon, isang buwig, hindi naman po piraso ang labanan. Mura lang po, 50 pesos lang. Meron ka ng mababananak yun. At ang asukal ay mura din naman noon. Kaysa sa ngayon. Kaya malaking puhunan na rin po kahit 3,000 yung umpisa ko. Hanggang sa ako'y naging able na po, hanggang naging sales leader po ako, humawak na po ako ng mga tao. Nagkaroon na po ako ng maraming tao invite, pinapamember ko po sila. Lahat po ng ginagawa nila, ako po ay may kita doon. Kasi direct selling po ang aming ano, tapos networking po siya. Hanggang sa nagtutulong din po ako sa mga member ko, inaalagaan ko po yan sila dahil pag malaki ang benta, siyempre po, malaki rin po yung kita. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa, ayan, tuloy-tuloy naman po yung pag-aral ng mga anak ko, may nakagraduate. Sa ngayon po, may isa akong anak na nasa abroad na tumutulong po sa akin. Tapos po, nakabili din po ako ng 2 motor. Yan po ang aking pinandideliver. Pinapang PO doon sa Alabang. Kasi Alabang po ako naka-schedule sa Avon. Doon po ang aking mother branch. Pero may mga tao din po ako sa branch ng Binyan, Santa Cruz. Kasi po, nag-affiliate po ako doon. Kung meron akong recruit na mas kung saan po sila malapit, pwede ko po silang ipasok. Patunayan po, nung nag-training po kami dyan sa Pililya ng nakaraang buwan lang, eh meron na po akong naipasok sa Binyang. Mga kaklasik po diyan sa aming school. Nag-schooling kami dyan sa Pililya nung nakaraan. Ayun, tuloy-tuloy naman po, sinanay Lulu po iyon. Yung mga, ang hanap buhay naman po nila eh, rolling store, yung RTW po. Kaya medyo combine yung aming business. Kaya pwede kaming magtulungan. Di ba po? Tapos ma'am, sa ngayon po, okay naman po naman kami. Sabi ko nga, 5 na po yung anak kong may asawa. Bali, ang nasa akin naman po, eh, yung 2 ko na lang na walang may asawa. Yung nasa abroad ko po, eh, may asawa naman po doon. Yung po ang may sishare ko sa ngayon, wala na po akong asawa. Nasa 2 taon na rin po siyang wala, pero 4 na taon ko pong inalagaan yun. Doon po napunta lahat. Opo, natulungan po ako talaga ng ASHI kasi nakabili rin po ako ng jeep, ang pasahero. Tapos nabenta ko po yun nung nagkasakit ang aking asawa. Talaga? 4 na taon ko po siya pinulagaan. Opo. Kaya ayoko mong pag-usapan. Nakakaya kasi. Sobrang hirap. Araw-araw po, naka-oxygen ang asawa ko dito sa bahay namin. Isang libo po ang laman ng oxygen. Araw-araw naubos niya. Kasi po ang sakit po niya ay emphysema.
Nagkasakit po siya ng emphysema. Opo, nagkasakit po siya ng emphysema doon sa pagluluto ng pagkain ng baboy po. Kasi po, di ba po yung Uratex foam, yung ginagawang mga higaan, may mga ano po yun, may mga scrap po yun, yung mga pag tinawag po yun na scrap na hindi na po siya pwedeng gamitin, binibenta na po, yung ginagawa na pong unan yun, yung inaano na yun, ginugupit-gupit. Pero yun sa amin po, ang nangyari, ginagawa namin panggatong kasi mabilis po siyang makaluto. Pagkagaling niya po niyan mag-rasyon ng sampagita, mga 11 ng umaga, baba niya lang yung kanyang benta, dala niya, tupunta na yun sa aming kulungan ng baboy. Kasi marami po akong baboy ng time na yun. Apat ang aking naging inahin, ma'am. Sa dalawang baboy na yun, naging apat ang aking inahin ng time na yun. Wow. At noon po, ang pagbebenta po namin ng baboy, pag nanganak po ang baboy namin, halimbawa nanganak po ng 10, mm-hmm. hindi po yung binibenta ng isa-isa. May kumukuha po sa akin ng bulto-bulto. Wow. Kaya po, mm-hmm. ng jeep. Opo. Wala pong pili. Ibig sabihin po nun, walang maliit, walang malaki. Basta walang isang bilihan. Opo, isang bilihan lang po. Kung 1,000 o 500 ng isa, bulto po ang tawag doon. Kaya nakakabenta ko ng 40. Kaya nakabili po ako ng pampasayeron jeep nung time na yon. Kaya lang po, nung nagkasakit ang asawa ko, eh, naibenta ko po iyon. Pero walang problema kasi hinahabol kong gumaling siya. Kasi naano po siya talaga yung, naano pa siya yung nalipasan siya ng pagkain kasi pag uwi niya, diretso na siya doon, magpaligo ng baboy, magluto ng pagkain, pakainin ng baboy. Pag umuwi siya ng 11, nandito na siya, hindi siya kakain, punta diretso doon. Pagbaba niya po dito sa bahay namin, alas 3 na po. Saka lang siya kakain. Sa sipag, nagkasakit po si sir sa sipag. Pasma, una-una pasma, pasma. Tapos yung usok po ng foam, nalanghap niya kasi yun po ang findings ng doktor. Opo. Opo. Kaya 2017, tinaningan na siya sa akin ng doktor. Sabi niya, kung gusto mong mabuhay ang asawa mo, siyempre, gusto po, di ba? Kahit anong hirap, gusto. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan. Oh, sabi ganun sa akin. Sabi niya, kung gusto mong mabuhay siya, huwag mo siyang pawawalan ng oksigen. Huwag mo siyang patatanggalan ng pausok. Sabi niya sa akin, hindi basta pausok, hindi yung tagbe-20 pesos, taga 117 pesos. Nung time na yun, hindi pa po siya senior. Kaya wala akong discount. Tulong-tulong lang kami mag-ina. Po, pero yung blessing po naman na talaga na kahit talagang ganun kahirap ay naitawin nyo rin po ang pagpagamot kay sir at napag-aral sa malagaan mga anak nyo. Ayan opo, katulong po mga anak ko noon. Kaya yung iba kong anak, agaya po nang nag-abroad ko, first year college lang po yun. Pero matapang kasi po yun. Nag-abroad. Ang trabaho niya po ngayon doon ay gumagawa siya ng cake, gumagawa siya ng chocolate, pastries po. Kaya ito pong September 9, kinukuha niya ng isa kong bunso. Doon na rin po magtrabaho sa pabrika ng chocolate. Kaya sabi ko, ay salamat naman. Napakalaking bagay. Kaya lang, kumbaga, sabi niya, sayang, wala na si Papa. Imbis mapasaya pa natin, di ba? Pero ano, masaya naman ako kasi nung namatay po sa ama ko, hindi naman po bigla. Hindi po siya biglang namatay. Diyan pong nagpapaalam pa siya. Pasensya na po, naipaalala pa po namin tuloy sa inyo yung lungkot niyo. Pero na kami po ay talagang kinukongratulate namin kayo dahil sa kahit sa gaano kahirap ang buhay, nakatawid po kayo at yan ay sa tulong din ng Ashi. Opo, awa ng Diyos, ma'am. Okay. Kahit po nakaburo lang asawa ko, dire-diretso pong Ashi ko kasi ako po yung center to sa aming salamat. Mga. Okay. Salamat po, Aling Jocelyn. Hindi po yan na antala. Kasi thank you po. Hindi po namin in-honor naman yung kasi iba naman po yung, kasi po, kagaya ko po, kasi inaano ko nga sa mga nanay ko na dapat ang puhunan, hindi dapat yung kinukuha sa sahod ng asawa. Yan ang training. Yan, salamat po sa learnings na itunuturo nyo po sa amin. And thank you po sa sharing nyo na talaga namang lahat kami. Alam nyo, may mga reactions po dito sa box na akin pong babasahin, ano, para lang sabihin nyo na, please take note yung storya ni Aling Jocelyn na talaga risky sa kalusugan yung
pag gamit ng mga scraps na foam. So yan, yan isa pong learnings ng mga nakikinig ngayon. At saka isa pa, ito po ay hindi question kundi paghanga po sa inyo sa mga storya na i-share niyo sa amin. Ayan. At Ma'am, sa akin, napakalaking tulong ng Ashi. Kasi wala okay naman po. I think kasi sa inyo pong tatlo, sa inyong mga sharing, talaga pong ang laki ng naitulong ng Ashi. So talagang congratulations. Ayan, umiiyak na si Nanay Grace, umiiyak na rin si Nanay Levy, o kaya't magsaya na tayo at palakpakan muna natin ang Ashi kasi talaga namang ano, ang galing-galing. Ayan. So, meron po talagang nagsasabi dito na sobra ang agpaghanga nila. Nabil, napaka-inspiring po ng inyong mga kwento at yung motivation nyo sa inyong journey, nabanggit nyo naman ng tatlo, no? Yung talagang gusto nyong maisaayos ang inyong mga buhay at talagang yung pagkapit sa Panginoon. Yun yung inyong motivation, ano? Kaya nasagot na rin yan, Mr. John Patrick Sotero. Paul, there's another question in the Q&A box. Yes po. First of all, thank you din po sa sharing ng ating mga nanay. And question po for Ma'am Mercy, paano po kayo pumipili ng bibigyan ng tulong? Paano po ang ginagawa ninyong monitoring sa mga nabigyan na po ng tulong? May mga lalaki rin po ba na lumalapit sa inyo? Kasi napansin ko lang po na mga nanay ating beneficiary sa ASHI. Salamat po. Bel Sorara from Radyo Aguila of Net 25. Ano, nagre-recruit kami. Tapos siyempre, mayroong educational ano para makita namin kung kaya ba niya yung credit discipline at saka mayroon mo siya integrity. May ano, getting to know you period yan. Pero yung looking for the poor people, hindi naman madali lang eh. Kita mo na kaagad eh. Saka yun, kinakatok-katok namin house to house. Ginagawa namin, oo. Tapos, through education, natututo silang mag-save. Natututo silang mag-balance ang financial ano nila. Kaya tinuturoan namin na yung tinda nila, huwag dapat kainin naman ng, ano, ng family member kasi huwag kainin. Pubos na yung capital nila. Yung mga ganun little things that you take for granted, no? Natutunan nila yun. And there is really hope, no? You can still make them learn how to be on their own. Naniniwala po ako dyan, Ma'am Mercy, na talagang may bukas pa. Sabi nga ni sabi nga po ni Rico Puno, talagang may bukas pa. Anyway, ito po, meron din po ditong katanungan from Miss Edna Costuna ng Central Escolar University, I think. Para po kay nanay, doon sa tatlong nanay, bukod po sa pautang na ibinibigay ng ASHI, ano pa pong activity or programa ng ASHI ang pinakagusto nyo? Ayan. Kasi ang dami kaninang nabanggit na programa ng ASHI. Ano ba yung, sige nga, pakinggan natin muna si Nanay Grace. Ano yung pinakagusto nyo pang ano? Kasi marami po silang ina-offer po ng mga training, lalo na po sa mga nanay nga, mga hindi po nakatapos. Tinuturoan po kami kung paano po namin gamitin yung hinihiram po namin. Para nga hindi naman po masayang yung pinapahiram sa amin. Tinuturoan kami kung paano namin gamitin cash flow. Ang paggawa namin ng ganun po para po at least sa ganun pa, sa paggawa namin ng mga cash flow, alam namin po kung paano po namin i-handle yung pinapahiram po sa amin. So managing talaga yung finances ano nung kung meron na ano yung konting halaga na meron kayo, paano niyo talaga i-manage 'yon? Masalamat Nanay Grace. How about si Nanay Levy? Ano yung pinakagusto mo pang ibang programa ng ACHI? Ano po ng workshop sa mga leaders meeting na tututo po kami. Mas na ano po ang kaalaman pa namin. Leadership, okay. Yung mga nahuhon yung kanilang leadership skills. Ayan. Oh. Kasi po, deputy po ako sa aming sentro. Ayan, salamat. Nanay Levy, Nanay Jocelyn, tapos ka na bang umiyak? Pwede? Oo. Ano naman po ang ibang programa ng ASHI na mas nagugustuhan nyo din, aside from yung nakakakuha kayo ng loan? Ako ma'am, sa totoo lang, kahit na po ma'am, kasi sa Avon po talagang siyempre di numero po yan, numero ang pinag-uusapan, pera, di ba po?
Pero po, marami pa rin akong hindi alam. Ngayong pag-attend ko ng mga training, dagdag pa alaman po talaga. Totoo po yung sinabi ng dalawa natin. So, yung mga trainings talaga. Talagang yung, ano, para kami nag-aral ng kolehiyo, biruin mo pag magahat kami. Building. Mahal ang bayad, di ba po? Libre pa lahat. Di po? Ayan, lahat na, ikaw po yung mga ano, ikaw po yung magbabaon ng lahat ng kaalaman na yun. Marami po kami natutunan talaga. Ay, salamat. Sa iba pong mga microfinance, wala pong ganyan. Sa okay, ASHI lang po talaga. Kaya talaga mag-member na ako ng ASHI pagkatas nito eh. Opo, opo, ma'am. Thank you po, thank you po, Nanay Jocelyn. Okay, I think, opo, Paul, there's another, may mga questions pa sa Q&A. Yes po. Unahin ko lang po yung kay Ma'am Annabel Sorara po ulit. For Ma'am Mercy po again, minsan po ay mag-guest po. Actually, this is not a question po. A message from Ma'am Annabel ay, minsan po ay mag-guest po kayo sa aming programa sa radio at television po. And also to our speakers na mga nanay. Salamat po. And binigyan niya po email address niya, so isend na lang po namin ito sa inyo via the chat box. Ayan po. Oo. Tapos we also question. Give them a seminar on active non-violence. Okay po. Never to use violence in their way of life. Alam niyo po ba, Ma'am Mercy, kung ano pong SDG ang sinasagot ng ASHI? SDG 1, no to poverty. SDG 2, zero hunger. SDG 3, good health. SDG 4, quality education. SDG 5, gender equality. SDG 8, decent work. Naku, talaga naman po, ang dami yung nasasagot na Sustainable Development Goals. Out of the 17, ilan yung anim ba? Anim or pito. Ayan, para lang po sa kaalaman mo yung mga members po and Ma'am Mercy. Talagang tiningnan ko eh. Naku, sa presentation nyo kanina, naku, ang daming nasasagot na SDG goals, no? Ito, meron pa isang question, I think, Roger, sabi ko, Paul. Yes po, from Ken Falculan. Ano po ba ang age limit at anong qualification para sa gustong sumali and terms and conditions po in availing such? Naku, tama yung age limit, baka hindi na ako pwede. Sige nga, Ma'am Mercy, go. Hanggang 60. Ay, hindi na nga ako pwede. Hanggang 60. Kasi pag over 60, hindi na niya kayang kung sa mahirap na turuan. Ay, hindi naman, ma'am. Madali pa rin akong kahit hindi na ako, ma'am. ang sabi ni Gandhi, the worst violence is poverty. That's right. Oo po. Believe na believe ako sa mga nanay na ito. Hats off talaga. Ma'am, meron akong question. Kasi you mentioned, talagang sinabi mo po na ang members nyo talaga mga kababaihan. Kasi ano eh, ano yung sabi nyo, yung mga kababaihan talaga ay yun yung merong parang resilience and talagang may focus pagdating sa pag-aruga ng family. E papapang po yung mga house bands na gustong magmembro dahil dumadami na po yan, ano? Dahil ang kanilang mga asawa ay nag-OFW at sila naman ay gusto rin nilang naiiwan sa bahay, gusto rin naman nilang siguro magnegosyo. Hindi po ba pwedeng mag-join ng mga house bands? Actually, hindi ko na lang kasi dinagdagan doon kasi mahaba na masyado ang talk ko. Pero because of that question nga, sabi ng mga nanay, paano mga asawa namin? So nag-create kami ng module para sa mga farmers. So ngayon we have about 11,000 farmers, small farmers, smallholder. Hindi ito yung mga hektarya, no? Yung mga 200 square meters. Pinagsama-sama namin sila. Tapos we made them plant one kind of plant, no? Like for example, kung onions, puro onions lang sila. Tapos through Jollibee, we were able to connect with institutional markets. Kaya yung farmers na yun, diretso na, hindi na wala ng middlemen. Kaya nakakatuwa, yung mayaman na sila. Kaya lang, may age limit din ako pwede. Anyway, ay mga sinasabi dito, ano, Paul? Sabi? Yes po, from John Nico Lazaro. Hi po, nag-e-scorer din po ba ang ASHI? Salamat po.
Ano ba? Yes, I think yes, ano, meron silang scholarship, di ba, Ma'am Mercy, nabanggit na kanina. Wala. Ah, wala, wala. As in, yung asin, Ma'am Mary Grace pala yung nagsabi nun. Wala, pero dahil dun sa kanilang parang kinikita doon ay nakapapaaral nila yung kanilang mga anak. Pero ma'am, sir, yung nagtanong noon kung pwede, kung gusto niyo pong makipartner sa Asia at magbigay ng scholarship, why not, di ba? Ma'am Mercy. Anyway. Galing, opo. Galing po kay Mr. Ken Falculan. Ma'am, paano po kung ang age ay lagpas pa, pero siya po ay able pa at di po siya pwede nang sumali? At ang willingness po niya ay nasa taong gustong sumali. Ayan. Ako, actually, talagang... we don't let go of the nanay. Marami kaming nanay na 80 na. 83 na ganun. But they started when they were young. Lola na yon. Lola na. Pero nakakatuwa sila eh. Up opo, to 80, marunong pa rin sila. Kasi naturuan nga. Okay. Pero, Paul, there's another question. From... Yes po. Basahin ko na po muna kay from Miss Teresa Sabihan, just to salute po sa Ashi from Miss Teresa. And a question from Miss Edna again. Pwede rin po ba sumali ang mga out of school youth na gusto magnegosyo sa Ashi? Yan. Baka they're too young. We don't accept below 18. Ah, okay. Mm-hmm. Sige po. But so dapat ang i-recruit na lang nila yung mga nanay nila. Pero magkakaroon kami ng program for out-of-school youth, yung mga anak ng mga nanay namin na hindi nakapag-aral. May tanong po dito si Miss Lynn Resurrection. Are you may members all over the Philippines? Ang nabanggit ni Ma'am Mercy kanina, meron sila sa Panay, right? Sa Panay. Buong Panay. Pero buong 10 Panay? Provinces lang kami eh. 10 provinces. Okay. Isa Laguna, Cavite, Quezon, at saka Daet. Okay. Eh yung ano Panay, 5 provinces na doon, di ba? Aklan, Antique, this ano pa yung isa? 5 provinces na doon, Iloilo. Tapos ma'am, yung mga farmers na members niyo daw po, talaga bang sibuyas lang daw yung itinatanim? Wala na daw po bang iba? Isang grupo yun. Isang grupo lang ang nag... Puro red pepper. May isang grupo puro... red pepper, okay. So, hindi lang. So, yung high value. Yung high value crops. Ayan, okay. At saka ma'am, meron sinabi kanina na si Miss Surara yata yun, ano? Na nag-friend request daw siya sa iyo sa FB, paki-accept. Anyway. Ayun, yes. Paul, another question from Mr. Falculan. Yes po, from Mr. Ken po ulit. Do you have here in Romblon, ma'am? Isa din po ako na nag-venture sa business pero parang di ko po alam na may ganun. Sa Romblon? Meron daw po ma'am kayo sa Romblon? Ma'am Mercy? Wala eh. Oh, wala pa sa Romblon. Kasi talagang ano, tutok kami sa kung saan kami. Tumututok kami doon pang matagalan. Hindi yung kalat-kalat. Kasi ang mission namin, hindi man lang sa pagpautang eh. Oh, yeah. Opening lang yun. Kasi ang gusto namin, yung tao madidevelop talaga. Tingnan mo sila nanay, yung galing na. Diba? May suggestion dito. Ay, sorry. Yes, sige, may suggestion. Go ahead, Paul. Magkaroon ng discipline, no? Ang problema ko lang na, to be honest, pag election na, mahilig silang mag-vote na magnanakaw. Kaya. Ngayon, nagtanong nga yung farmers namin. Ma'am Mercy, bakit ba yung Japanese farmers ang mayaman? Bakit ang kami dito mahirap? Eh, paano? Sabi ko, ang binuboto niyo magnanakaw. O di, huwag na kayo mag-pumili. Diba? Opo. Ma'am, may tanong lang po ulit. Kailangan isa yan na kailangan nating turo sa kanila. Paano mag-gold? Yes. Hindi nadadala ng mga talyong gold. Ano ba yung mga kung ano yung 20 pesos per kilo? O nasaan na ngayon? Nako, didagay ko sa market. Diba? Okay po. May suggestion po dito from Miss Maria Helen Dayo. Dapat daw ma'am i-access ang funds ng Department of Agriculture para sa mga agricultural projects nyo. Ayan, suggestion po yan. Pahingin po yan doon sa director ng, di ba? Opo. So, kami,
Kailan kami sa land ba? Biro mo? Ang laki na lang punta na. Ma'am, may question lang po sa akin. May nag-PM lang po ng tanong. Para interested po mag-join. Ang tanong niya po is, paano po mag-join and saan po pwede makontakt ang Ashi? Depende if she is in one of our areas. Ang problema, kailangan poor siya. Ano po? Da kailangan? Kailangan poor. Kailangan poor. Okay. Talagang nasa kaya, periphery, no? Nasa kaya periphery. Hindi tayo pwede poor. Hindi kayo kasi pwede. Poorer tayo eh, joke. Anyway, ang dami po namin natutunan talaga. Pero yung sinabi niyo po kanina, ma'am, na yung meron kayong tawag dito, social and spiritual, gusto niyo silang parang itanggalin doon sa social and spiritual poverty, no? Which means you conduct values formation programs para sa inyong mga members. Alam mo, hindi nila alam na no, hindi nila alam na they are children of God. Yeah. Mm-hmm. At saka we're all equal. Mm-hmm. Kasi ayaw ko yung just because the presidency. So, but in one sense, other religion, mama, hindi lang po dahil katoliko lang ba dapat ang miyembro? Hindi naman. Hindi, okay. So, yun po yung maganda. Depende. Okay. Basta nag-believe sa God. Okay. Naku, merong tanong dito. Ano ba yun? Paul, ano po? Paul, sabi ni Lee. Ito nga po. Ano po ang pamantayan ninyo ng poor? And magkano daw po dapat ang maximum income para makonsider as poor? No. Kailangan up to 160 per day. Ang kanya. Okay. So half of the minimum or even lower than half of lower the lower than minimum. Okay, okay. Okay. Okay, so ang dami pa ditong mga tanong about may I have my micro business which is cakes and pastries para lang po magkaroon ako ng continuity. Mr. Ken, kailangan poor ka. And then, yes. Pero if you want to put up a microfinance company, we can teach you how to do it. We don't do it for money. Of course, we need money to run the organization, no? But yung profits namin, binabalik namin sa mga nanay through training. So, meron dito po from Miss Annabel Surara. Ano sabi niya, Paul? Ito po, from Ma'am Annabel po ulit. Ma'am Mercy, how true po na ang Pilipinas ay napili over 160 countries in the world na pinakamagaling sa microfinance program sa buong mundo? Any reaction daw po? Talaga? Ngayon ko lang yata narinig yan, Miss Annabel Surara, na tayo ay pinakamagaling sa microfinance. Sana totoo yan kasi palagi tayong kulelat sa mga intents eh. Yung, correcto po. Diba? Sana totoo. Sana totoo, pero parang hindi. Anyway, so ayan, ang dami-dami po talaga nating natutunan and we would like to really applaud you and thank you for this initiative, Ma'am Mercy. Napaka, tawag dito, unang-una nung nag-represent kayo kanina, yung simplicity ng mga guidelines nyo and yung decisions na tinatawag o yung panata nyo, napaka-simple na talagang kahit na sino ay madaling maintindihan na talagang walang masyadong mataas na kailangan ganito ang gawin. Hindi, napakasimple and it's really meant to cater for sa ating mga members of the vulnerable group. Marami pong salamat, Ms. Ma'am Dada. Yes. Si Doc M po nag-raise yes, po na. Yes, Doc M. Naka-mute ka, sir. Naka-mute ka. Magandang hapon sa lahat. Very interesting topic. Ang tanong ko po ay paano ang pamamaraan sa pagbayad ng utang? Every week, magbabayad sila ng utang. Every week. Magkano po mamang interest? Well, depende kung gaano katagal ka kasi they choose yung length. Kuminsan, dati, mahilig sila ng 2 years. So, we showed them 5,000, ma'am. Yung 5,000, gaano katagal dapat babayaran, ma'am? Dapat, depende sa kanila. Pero, we showed them na the longer you, make the term, the more... The higher the interest. Parang. Naku, bright na sila ngayon. Ayun ba yan, diminishing yung interest, ma'am, ba yun? Oo, diminishing. Diminishing interest. Ngayon, bright na si nanay.
Ayaw na niya ng mahaba. Oo, oh, diba? So, paano mo, anong penalty, ma'am, kung sa mga hindi nakakabayad on time? Ano, wait, go visit her. Ito katanungin na ano ba nangyayari pag iniwanan ng asawa. Ang laking problema nila yung asawa nila. Okay. Huwag kayong mag-alala. It's a common. Tatawa si Doc Emo. Diba sabi nga ni Ma'am Mercy kanina, pag nagkukwentuhan daw, ang pulutan yung mga asawa. So last na lang, ma'am. Last, ma'am. So, kung parang grupo na yan, mayroon bang membership fee and mayroong annual fee? Or wala. Well, okay. Token lang. But make them save. Ang importante, nagsisave sila. No, okay. Ayun, natutunan nila yung ano konsepto ng pagsisave. Okay. Thank you, ma'am. And sana dumami pa yung ano, yung mga ano nyo, yung activities nyo. Sana maging from Apari to Itbulaga lang ba yan, sir? Itbulaga. Mula Apari hanggang Hulo. Nalimutan ko, ma'am, ano, Dada yung ano, yung Hulo, Hulo. Apala, Apari hanggang Hulo. Pero ang importante talaga, no? Mag-reach out tayo, maski isa-isa. Okay. Lahat ng reach out mo, marin talaga yung effect. Yes. Ay, may question. Nag-raise ng Hans Academician Virginia Cuevas. Yes, ma'am, go ahead. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Napakaganda po ng inyong programa. Ang tanong ko po ay, kayo po, meron din po bang kaso na hindi nakakabayad ang miyembro? At ano po ang inyong penalty pagka hindi sila nakakabayad? Wala tayong magawa, hindi sila nakakabayad, pero hindi na sila makaka-utang. Oo, yun ang penalty. So, natatanggal sila sa asosasyon? Kaunti lang yung, ano, kaunti lang yung hindi nakakabayad. Mga 5%. Ah, so, mga ilang percent lang po? Mga 5% lang. Ay, napakaganda po ng ano. Ang nanay ay nanuhubog na sa kanyang integridad, no? Naturuan mo na ng ano ba Tagalog niya? Naturuan mo na ng maging matatag. Disiplina na. Magbabayad talaga siya eh. In fact, during the COVID, very touching. Kasi kami, wala na kaming pera. Ang mga nanay insisted on paying. Tapos hindi kami magka-enter ng kanilang barangay doon sa boundary nagkikita para magbigay sila ng bayad nila. Pero, diba? Kasi they realize a symbiotic relationship. Kung mamatay ang Ashi, wala na rin yung mag-asap. So, ma'am, pag nakabayad, pwede na uli mag-loan. Napakaganda po ng inyong programa. Maraming salamat. Sana po ay umunlad pa ang Ashi at sana ay marami pang probinsya ang inyong masako. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pray for us, Nanay Virginia. Apo. Pagdadasal ko ang mas lumawak pa ang inyong samahan. Thank you po, Academician Cuevas. Maraming po salamat. Yes, Paul, meron pa ba? Meron pa bang last na pahabol? Kuna po, may chat lang po si Ma'am Luli kasi nag-early exit lang po siya. Pero gusto niya po yung parating kina Ma'am Mercy, yung kahanga-hanga ang ginagawa ng Ashi. Congratulations, Ms. Levy, Ms. Mary Grace, and Ms. Jocelyn, sa inyong pagsusumikap at pagtatagumpay sa buhay. Yan po ay message ni Ma'am Luli for our speakers. Thank you, mga nanay. Talagang napakaganda po ng ating discussion for this afternoon. And talagang saludo kami sa lahat ng aming ating mga members, si Nanay Levy, si Nanay Jocelyn, si Nanay Grace. Naku, ano ba? Avon! Naku, ang aking po ginagamit na foundation ay Avon. Ang mani, napakasarap. Naku, lalo na paglalagyan mo yan ng crispy na bawang, di ba, ma? And ang
kanina, paboritong-paborito ni Paul. Talaga naman, ang maganda pa doon na ipopromote pa nila yung mga ating mga sariling ate na, except for Avon, pero hindi bale, nagpapaganda naman yan sa atin. Anyway, sana po magkaroon tayo ng part 2, di ba Paul? Kasi ang ganda ng ating discussion at marami po kaming natutunan, marami pong, at congratulations Ma'am Mercy dahil talaga pong ang daming matulungan ng ASI. Ako, para sa akin, number one doon is the values formation at yung konsepto na natutunan nila na mag-ipon at mag-save para po mas, kumbaga, ay umalwan ng konti ang ating kabuhayan. Any parting words po, Ma'am Mercy? Nag-aanap po ko ng module, no? To, ano, teach them love of country. Ah, okay po. Opo. Pero, patriotism, patriotism. Oh, sige ma'am. Ma'am, ano nyo pa lang, i-email nyo lang po kami. Si Paul, meron kayong email address, tutulungan po namin kayo dyan. Ako po, yes. I can help you with that. Marami pong salamat. And kung wala na po tayong mga ibang katanungan, meron pa pong mahabol. Sana po yung DSWD gawing model itong ASHI para sa Projects for the Poor. Ah, opo, para dun sa kanilang Sustainable Livelihood Program, ano, meron sila. Sana sabihin natin, kailangan ipakilala natin si Ma'am Mercy sa DSWD. So marami pong salamat sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood ngayon. Thank you. Yes, Paul, any words from you? Yes, so before we end po, gusto ko lang i-end yung webinar with a very important word from Ma'am Mercy kanina na we make them dream. So this is the power of hope na nakikita natin on how we can drive yung pagbabago sa buhay ng mga kababayan. Yan. And maraming salamat po sa mga kwento ninyo. Ang atin pong evaluation form para magkaroon kayo ng certificate, kanina pa po nakapost sa ating chat box. And thank you so much sa ating mga guests, Nanay Levy, Nanay Jocelyn, Nanay Grace, and of course, Miss Mercy Abad. Marami pong salamat lahat sa nang nakikinig. And see you again next Friday with another exciting SDG Action Award. Thank you po! Thank you po!